Ang isa pa sa pinakamalakas na main battle tank sa buong mundo ay ang Leopard 2 na gawa ng Germany. Isa nga rin po ito sa pinapangarap na maging tangke ng ating bansa. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ang Leopard 2 ay isang third generation main battle tank na original na dinevelop ng Krauss-Maffei noong 1970s para sa West German Army. Ang tangking ito ay unang pumasok sa serbisyo noong 1979 upang isucceed ang mga naunang Leopard 1 na main battle tank ng German Army. Ang tangking nga pong ito ay armado ng 120mm smoothbore cannon. Ito nga po ay powered ng V12 twin turbo diesel engine. Ito nga po ay merong iba't ibang version na nagserbisyo sa Armed Forces of Germany at sa 13 European countries. Gayun din nga po ang mga non-European nations tulad ng Canada, Chile, Indonesia at Singapore. Meron nga pong dalawang development batches ng tangking ito. Ang original models nga po nito ay hanggang Leopard 2A4 na merong vertically faced turret armor. At ang mga improved batch naman ay pinangalan ng Leopard 2A5 na mga bagong versions. Ito nga po ay merong angled arrow shape turret armor na meron pang mga ibang improvements. Ang lahat nga po ng models ay featured ng digital fire control systems na merong laser range finders. Meron din itong fully established na main gun at coastal machine gun. Meron din itong advanced night vision at sighting equipment. Ang tangke nga pong ito ay may ability na mag-engage sa moving targets habang gumagalaw sa rough terrain. Ang Leopard 2 ay aktibo sa serbisyo noong 1979 hanggang sa kasalukuyan. Sinubok na nga po ang tangking ito sa war sa Afghanistan at Syrian Civil War. At sa kasalukuyan nga po mga idol ay meron ng mahigit 3,600 mga tangke ang nagawang ganito. Ang bawat tangke ay tumitimbang mula 68 tons hanggang 73 tons. Ang tangking nga pong ito ay may habang 9.97 meters, may width na 3.75 meters at may height na 3 meters. Ang tangking nga rin pong ito ay pinapagana ng 4 na crew. Ang armor ng Leopard 2 ay isang 2A6, isang third generation composite. Ang main armament ng tangking ito ay isang 120mm main gun at dalawang 7.62mm machine gun. Ang makina naman ito ay isang MTU-MB873 liquid-cooled V12 twin-turbo diesel engine. Ito nga po ay may fuel capacity na 1,200 liters. Ang operational range naman ay hanggang 340 kilometers habang ang maximum speed ay 70 kilometers per hour. Ang development nga po ng Leopard 2 mga idol ay nagsimula sa Leopard 1 na unang pumasok sa serbisyo ng German military. Dahil nga po sa matagal na sa serbisyo ang Leopard 1 ay naging interesado na sila na mag-produce ng bago at mas advanced na tangke. At dito na nga po nagsimula ang main battle tank 70 development sa cooperation na rin ng United States noong 1963. Dito na nga po unti-unting in-improve ang mas naunang tangke na Leopard 1 upang mas maging malakas, mas advanced at mas moderno na Leopard 2. Ang mga current operators nga po nito ay ang Austria, Canada, Chile, Denmark, Finland, Germany, Greece, Indonesia, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Qatar, Singapore, Spain, Sweden, Switzerland at Turkey. Habang future at potential operators naman ang Bulgaria, Czech Republic, Croatia, Romania, Slovakia at Tunisia. Habang ang Saudi Arabia naman ay nagkaroon ng failed bids. Kaya't mapalad nga po ang Pilipinas kung makakasama ang ating bansa sa mga operators ng Leopard 2 main battle tanks. Mga idol, hindi nga po masamang mangarap na magkaroon ng ganito kalakas, ka-advance at kamoderno na tangke sa ating hanay. Dahil kasalukuyan naman nga pong sumasailalim sa Modernization Program ang ating Armed Forces of the Philippines. At pwede nga po nilang ikonsidera ang pagbili ng Leopard 2 main battle tanks mula sa Germany para sa kanilang main battle tank acquisition project sa hinaharap. Bukod nga po dito mga idol ay kung ipaghahambing ang Leopard 2 sa M1 Abrams ng Estados Unidos, ay lilitaw na mas skilled at mas magandang gamitin ang Leopard 2 kumpara sa M1 Abrams ng US. Marami nga rin po ang nagsasabi na mas malakas ang Leopard 2 kumpara sa M1 Abrams main battle tanks. Kaya't hindi na nga po masama mga idol kung ikonsidera ng Pilipinas ang pagbili sa mga Leopard 2 sa hinaharap.
At baka nga po dahil dito ay tuluyan nang matapos ang mga kalaban ng pamahalaan, partikular sa mga teroristang grupo. Kaya't sabay-sabay nga po natin antayin, mga idol, ang mga susunod na hakbang ng Armed Forces of the Philippines at ng Department of National Defense. Dahil nauna na nga po nilang sinabi na meron silang plano na bumili ng mga main battle tanks sa hinaharap. Kayo, mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon, mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo, mga idol!